So yun, no, kay KGX, kumusta kayong lahat? All eyes on Bitcoin, mga Lodi, no? Yun lang yung pwede ko sabihin sa inyo, all eyes on Bitcoin and ETH, mga idol, no? So kung papansin natin, ha, tingnan nyo to. Ang tagal na nito, mga guhit natin. Pinaliwanag ko rin sa inyo kung saan galing to, mga idol. Okay? So ngayon, kung mapapansin natin, bakit laging sakto? Kapag nagtitA tayo, sakto, 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 sakto. So, napaliwanag ko na yan sa ibang video natin. Panoorin nyo lang kung bakit. Kaya ngayon, kung titingnan natin ngayon, no, yung news natin ngayon, na-break si 68,300, etong area na yan. So, ngayon, biglang lumipad. So, hopefully, nakatipi na kayo dyan. Diba? Ang next target natin, mga Lodi, no, is 70,000. Pakita ko lang sa inyo. So, huwag nyo munang pansinin yung mga ibang video na yan. So, ay mga ibang TA na yan, no? So, kung titingnan natin dito sa area na to, no? Ito si 70,000, tong area na yan. Yan, kung mapapansin nyo, puntahan natin. Yung area na yan ay si 70,000. Yan. Okay? So, ngayon, dito sa area na to, hindi ko nagagawing support si 69,800. Hindi ko nagagawing support yan. Pinaka-resistance. Ang gagawin na nating next resistance natin ay si 70. Kung titingnan natin. Eh, no? Kung mapapansin nyo, tatlong beses tinry, no, ni Bitcoin kunin si 70,000. Pero hindi niya pa rin nakukuha hanggang ngayon. Kaya lang, Monday na. Diba? So, Monday na. So, weekdays, weekday na. Nag-i-start na. So, possible, syempre, may baba ng konti. And then, titingnan natin kung kayang kunin itong support natin na 68,338. No, mga Lodi? Pero pag hindi nakuha yan, biglang umangat yan, possible, i-break si 70 USDT. Mga Lodi, no? So, kung papansin nyo, nag-TA na tayo ng 67.1. No? Lumipad na yan. So, possible, nag-take profit na ba kayo? Hindi pa. So, yung iba, hindi pa nag-take profit. So, ngayon, sinasabi natin sa inyo, once na pumasok dito sa resistance natin na 68,338, nagtitipi na tayo dyan kapag malaki na. At ang inihintay natin sa susunod, si 70 USDT. Yung next resistance, yung lagi na natin tinitingnan, mga Lods. No, kung hindi nila makuha si next resistance, no, kapag yan reject, pwede naman kayo mag-short position dyan. Pero kapag nalagpasan yan, possible, baka lumipad dyan. No? And then, doon kayo mag-take profit muna. Kapag nakita nyo, 20, kung kayo eh, sanay kayo sa 25% profit, good yun. No? Paunti-unti, kasi low risk ang 25%. Pero kapag hinahantay nyo si 200%, nao, Diyos ko po, no? Mahirap yun. No, mahirap yung minamadali nyo yung pag-unlad, mga Lodi, no? Mas maganda low risk lang, hindi na kailangan mag 100% o 200%. Kailangan kahit na 25-30%. Good na yun, ang laki na nun. And then hanap ulit sa susunod na pagkakataon, 'di ba? So, wag yung one time big time, mga Lodi. Okay? So, kung mapapansin natin dito, black card coin. So, sabi naman nila, so sabi ni Robert, no? So, yung times 10 nito, ito kung mag times 10 daw to, is walang kwenta 'yan. So, possible, kaya niyang kunin daw yung times 10. So, search niyo tong black card coin na yan. Tingnan niyo kung gusto niyo mag-invest dito. No? Pero do your own research, take your own risk. No? Ako, tinitingnan ko lang. Kung ito, meron, at may future nito, subukan ko. Itatry ko na mag-long position. Try lang mag-long position, ha? Ako, ha? Hindi kayo, okay? So, titingnan ko lang kung saan ako makakuha nito. Pero kung wala sa BitGet dyan, wala, hindi ako makakapag long position dito. Ngayon, kung gusto niyo sumabay sa akin sa trading, no, pasok lang sa BitGet tapos sabay tayong lahat. So nandito lang yan yung link natin sa comment section sa Facebook tapos sa YouTube channel naman natin, meron tayo niyan sa description and then sa TikTok meron tayo niyan sa bio natin, okay? So kung papansin natin naka bull plug si BTC, no? So naka bull plug siya sa area na to. Ano ba 'yon? Ano ba yung area na yan? Kung mapapansin nyo, yan si 67.1. So ngayon, umangat na yan hanggang 69.5. So possible, pwedeng bumaba ulit yan. No? Pwedeng bumaba ulit yan. Pero kung mapapansin natin, yung candle is nasa labas na. Ayan o, nasa labas na dito sa area na to. Diba? Pero may possibility yan na pwedeng dumaan yan ulit dito sa area na yan. Once na dumaan dito yan at na-break niya ulit tong support dito, possible bumaba pa yan, mga Lodi. No? Parang ito yan, mga Lodi, possible na bumaba pa yan. Okay? If ever nakunin niya si 68,300. Diba? Kung mapapansin niyo dito, lumipad, and then, tsung, biglang bagsak. Diba? Biglang bagsak yan. Bang! Tapos, samakto dito sa area na to, retest, and then nakuha ulit si resistance. Kung mapapansin niyo, saktong-sakto yung pagkakuha kay resistance. Eh, no? Bang! Biglang lumipad.
Okay? So, yun lang naman yung nakikita natin yun. Siyempre, dahil dito sa bakit ba lumilipad ang value ng BTC ngayon? Oh, for me, dahil sa mga presidential candidates, no? So, siyempre, nangako si Biden, nangako si President Donald Trump, no? Ang tumatakbo na presidente, no? Donald Trump na lilipad ang Bitcoin pag nanalo siya, no? Skyrocket. Pero hindi basta-basta. Pero tingin ko, medyo lilipad ng konti pero hindi pa skyrocket talaga. Totally. 'Di ba ang dami niyang pangako pagdating sa Bitcoin? So, to the moon, skyrocket. Tapos mag-i-invest sila ng Bitcoin. Tapos aalisin nila yung mga anti-Bitcoin. So, tatanggalin yung nakaupo sa SEC ngayon. Ang dami. Napakadami nilang news about dyan. So, kaya lumilipad ang value nito. Pero once na natalo si Trump, matik yan. Biglang baka bumagsak ang value ng Bitcoin. And then, kung mapapansin nyo, yung mga ibang presidential candidate din, ang ginagawa nila, bumubuo sila ng campaign para kausapin ulit yung mga malalaking company pagdating sa crypto. Para ano? Para mag-retest ng kanilang usapin tungkol sa cryptocurrency. Siguro, I think, papabor sila sa crypto. Baka ganun yung nakikita ko dun. Okay? So, ingat kayong lahat at saludo sa mga hamster combat. Wala pa rin, ano, airdrop, mga idol. No news. Pero ang ginawa nila, nagdagdag lang sila ng mga games. Okay? So, tingnan natin kung kailan darating ang airdrop. Maraming mag-ano nito. So, July 31, tingnan natin, or August 1. Tingnan natin kung ano mangyayari sa community pagdating ng August 1, mga idol. Okay? Saludo sa lahat, KGX. Magandang gabi sa inyong lahat.